Hello, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan at ngayong araw na ito, pag-aaralan po ulit natin ang French verb. Ngayon po, French verb number 5 na po tayo. At para po dito, pag-aaralan po natin ang conjugaison. Okay, conjugaison. So, pag i-ano po natin, ano nga po ba ang conjugaison? Conjugaison? Sa simpleng kahulugan po, ito po ay ginagamit sa paggawa ng pangungusap. Ito rin po ay nakabase sa oras, kaganapan, o at bilang ng tao. Tinatawag po itong verb tenses sa Ingles. So, hindi po natin namamalayan, kababayan. Pag nagsasalita po tayo, gumagamit po tayo ng conjugaison. Parang po ako ngayon, gumagamit po ako ng conjugaison. Ngayon, meron pong tatlong bagay na kailangan po nating maisaulo para po sa conjugaison. Una po is yung pronom personnel. Ano po itong mga pronom personnel? Ito po ay ang je or I sa English, tu or you sa English para po sa informal at singular, il, elle, un para sa English ay he, she or we, ang nous ay we, vous ay you para sa formal at plural, at ang il, elle para sa or sa English ay they. So ito po yung una, pronom personnel. Ngayon po, para mas maintindihan po natin kung ano pong ibig sabihin ng pronom personnel, balikan po natin yung Learn French with Brian verb 1 para po sa mas marami pa pong information. Mga information po about nu, bakit may we na dyan, may we pa dito, yung vu tsaka chu, yung il, el, bakit dalawa, ganito, ganyan. So doon nyo pa malalaman mga kababayan kung bakit po ganun yung pagkaka-construct po nila. Okay po. So first one, pronom personnel. Pangalawa po is verb. Siyempre po, hindi naman po tayo makakagawa ng sentence pag walang verb. So, sa verb po, kailangan po natin malaman yung premier group, which is ER, deuxième group, IR, at yung troisième group, verb irrégulier. So, gaya po ng that, yung first, balikan po natin yung Learn French with Brian verb 4 para sa mas maraming information. Ano po bang ibig sabihin ng mga ER dyan, IR, tsaka yung mga verb irrégulier. Sinasabi ko na po, napaka-importante po nito. Ito po. So, verb. Pangatlo po is yung oras. Or tinatawag po natin na to. Ito po ay ang past, present, future. Nilagyan ko po ng star po dito sa condition. Kasi sa conjugaison po, kailangan rin po natin yung may mga condition sa paggawa ng sentence. For example, ano ba? Gagawin ko ito kung bibilhan mo ako niyan. 'Di ba? Condition po 'yon. So sa French po, meron pong may mga rules po para diyan. May mga conjugaison po para diyan. So, summary po ng mga kailangan para sa conjugaison, kailangan po natin ng pronom personnel, kailangan po natin ng verb, at kailangan po natin yung ton or oras. Okay. Para po mas madali po nating maintindihan ito, gumawa po ako ng halimbawa sa Tagalog. Tagalog, past. Conjugaison du verbe manger. Or kumain. Or kakain. Ganun po. Sa past, kumain ako. Sa present, kumakain ako. Sa future, kakain ako. So, ang meaning po niyan is conjugaison. Baka ngayon lang po natin narinig yung word na ito. Conjugaison po ang tawag dyan. Ngayon, punta naman na po tayo sa French. So, ito po yung halimbawa. Je mange. Je mange. Ibig sabihin po is I eat. Or sa Tagalog, kumakain ako.
Ang je ay pronom personal na sinabi ko po dito na kailangan natin. Diba? Pronom personal. Ang mange ay nanggaling sa verb na manger. At ito po ay verb du premier groupe. Ito po. Verb at premier groupe. ER. At bakit po nawala po dito yung R? Kasi po ito po ay nasa present. Okay po, dyan naman na po papasok yung pangatlong kailangan natin para sa conjugaison, ang oras. Ton. So, pag binasa po natin, je mange or I eat. At tinatawag po natin itong conjugaison du verbe manger au présent. Ibig sabihin po, present tense. Okay po? I eat, je mange. Okay po? Next na halimbawa, j'ai mangé. Nandito pa rin po yung pronom personnel na je. Bakit po siya naging ganyan? So, tingin ko po, gumawa po ako ng lesson kung bakit mayroong mga apostrophe dito. Bon, sasabihin ko po kung bakit natanggal. Kasi po, hindi po pwede magkaroon ng dalawang vowel na dito. Dito po sa pagitan ng dalawang word. Dito po is e tsaka a. So, hindi po pwede yun. Kaya tinanggal po natin yung e dito. Pinalitan po siya natin ng ganyan. Po. J'ai mangé. I ate. Dito po, e mangé. Verbe du premier groupe au passé composé. Ibig sabihin po, past tense. Okay po. Ngayon, tinatawag po natin itong conjugaison du verbe manger au passé composé. Okay po. Next po na halimbawa. Je mangerai. Sa English po is I will eat. Okay? Pronom personnel, andyan pa rin. Yung verb na manger, andyan pa rin. Tsaka future simple na siya. Ngayon, kaya nadagdagan po ng ganyan na. Mangerai na po ang tawag dyan. Kasi nasa future na po tayo. Okay po? So, tinatawag po natin itong conjugaison du verbe manger au future simple. Okay po, nasa future na po tayo. Tingnan nyo po, makikita po ba natin yung pinagkaiba? Je mange sa present, je mange sa past tense, je mangerai sa future. Yan po ang tinatawag natin na conjugaison. Okay, so ito po yung conjugaison. Conjugaison du verbe manger, past je mange, present, je mange. Future, je mangerai. Okay po, naintindihan po natin. So, sa halimbawa po na ito, ginamit lang natin ang pronom personnel na je. Tingnan po natin, je dito, je dito, je dito. So, yun lang po yung ginamit natin as an example po dito sa verb na manger. Mag-iiba ang conjugaison ng verb manger pag ginamitan natin ito ng iba pang pronom personnel. Tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. At syempre po, mag-iiba rin ang conjugaison sa past, present, tsaka future. Okay po, naintindihan po ba natin ito ano na po ibig sabihin ng conjugaison? So, magpapalit-palit po ito na at nakadepende po ito sa oras or kung plural ba siya or singular, mga ganun po. Dito po, sa pronom personnel. Ngayon, question. Pag alam na natin ang conjugaison or pag alam na natin mag-conjugate, makakabuo na po ba tayo ng pangungusap? Ula, may ambulansya. Ano yan, coronavirus. Well, lagi po ako nakakarinig ng ambulansya, daanan po ito ng ambulansya. So, pag-pray po natin, sana mas matumigil na po itong crisis na to.
So, yun, balik po tayo dito. Pag alam na natin mag-conjugate, makakabuo na ba tayo ng pangungusap? Ang sagot po is, oo. Bakit ko po yun nasabi? Magbibigay po ako ng examples. I love chocolate. Sa French po, j'aime le chocolat. Makikita po natin, ito po yung conjugaison. Conjugaison du verbe aimer au présent. Yan po. Yan po yung conjugaison ng I love. Next po na example. I bought a car. J'ai acheté une voiture. Ok? J'ai acheté une voiture. Ok? Ito naman po yung conjugaison du verbe acheter or to buy sa passé composé, past tense. Okay po? Ngayon, we will see. Sa French po is on verra. Ito naman po ang conjugaison ng verb voir o future simple. Okay po, future naman na po ito. So, di ba kailangan po natin malaman talaga yung mga verb? Aimer, acheter, voir, tsaka kailangan po natin malaman yung conjugate nila sa past, present, tsaka future. Okay, so magbibigay po ako ng halimbawa dito ng buo na. Ito na po yung buo, yung lahat na ng conjugaison ng isang verb. At ito po, ginamit ko po ang verb na aimer or to love. Ngayon, kung mapapansin po natin, andito na po silang lahat. Pero I think hindi pa po kasama dito yung condition. Conditional pa si future, mga ganun-ganun po. So, andito na po yung present, yung past, tsaka yung future. Okay. Question po natin, bakit po sila naging ganyan? Bakit may mga but may mga ganyan-ganyan po? But yung mga endings po nila ay ganyan? At second question po natin, bakit or saan natin sila gagamitin? So yun po ulit yung next natin na pag-aaralan sa mga sa susunod po na lesson po natin. So yun po, sana po may natutunan po tayo. Maraming salamat po, to God be the glory. At po, wag po natin kalimutang mag-subscribe para updated po tayo sa mga bagong videos. Ako po hindi ko po yung parang mag-subscribe para rumami yung mga followers. Hindi po yun yung aim ko or yung goal ko. Ang gusto ko lang po talaga is makatulong para po sa mga gustong matuto ng French, lalo na po sa mga kababayan po natin na nandito po sa Paris. Ang sinasabi ko po is mag-subscribe po kayo para updated po kayo pag nag-upload po ako ng bagong videos. At hindi po para makakuha ko ng maraming followers, mga ganito ganyan. Hindi po yun yung gusto ko. Gusto ko lang po talaga is makatulong. So yun po, maraming salamat po. To God be the glory po ulit. At a bientôt, bye-bye. So yun po, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Sa mga kababayan po natin na nasa Paris, France, na gustong matuto ng French Tagalog, bukas po ang gabay na tulungan po kayo para pag-aralan ang lingwaheng ito sa pamamagitan ng ating sariling wika. Meron po kaming debutant, level 1 at level 2 para po sa lahat ng nais na mag-aral. At sinisigurado ko po na magiging masaya ang ating pag-aaral ng wikang Pranses kasama ang gabay. Para po sa mas maraming detalye, bisitahin po natin ang Facebook ng gabay, Gabay OFW France. Maraming salamat po. God bless us all at a bientôt.